Hi guys, magandang araw po yan. Pag-usapan natin isang tungkol sa TNT at saka undocumented. So, may mga iba na nagtatalo-talo sa comment section ko kasi ang sabi nila is ang TNT daw at saka undocumented is magkaiba, something like that. So, pag-usapan natin yan, no, kung ano ba yung pagkakaiba ng TNT at saka ng undocumented. So, disclaimer lang, lilinawin ko lang. Ito po ay base sa research ko. And kung meron kayong ibang knowledge about dito, maaari po kayong mag-comment. Anyway, ang TNT kasi is matagal na nating alam na itong TNT, overstay ka, ganon. Overstay ka, wala kang papel doon sa lugar na yun. For example, nagpunta ka doon hanggang allowed ka lang, yung visa mo allowed lang hanggang 2020. Ngayon, inabot ka ng 2021, so ikaw po ay TNT na. So, ibig sabihin, wala kang papel doon sa bansa na yon. So, ito ay mas kilala natin as TNT or tago ng tago. Ito yung term na ginagamit natin dyan sa Pilipinas. Yun nga lang, kapag dito ka sa, halimbawa sa US ka napunta, or dito ka napunta sa Europe, mas madalas na ginagamit nilang term dito as undocumented. Undocumented, ibig sabihin, possible na ikaw ay expired na ang visa mo, or possible din na wala ka pang visa pero on processing pa lang. So, may mga cases kasi dito na ganun. For example, ikaw nasa Czech Republic ka, tapos pumunta ka kunwari ng Spain. Pagdating mo ng Spain, hindi nila ginagamit ang salitang TNT. Mas ginagamit nila ang salitang undocumented kasi pagdating nila doon, mag-aayos sila ng mga papers, after 2 years, yata. Kung hindi ako nagkakamali, after 2 years na lang siya ngayon, pero before kasi is 3 years yon. So, hanggat wala yung papel nila para doon sa visa or yung working permit nila para makapagtrabaho doon, sila po ay under ng undocumented people. So, hindi natin siya nagagamit as TNT. Pero, ang bottom line kasi doon, pareho silang walang papel. Yun nga lang, iba-iba kasi ang meaning ng TNT sa atin. Either overstay siya, either hindi siya umuwi. Yun something, basta undocumented talaga siya. So, halos same lang sila. Yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, pag nasa US kayo or dito sa Czech Republic, dito sa Europe, kadalasan undocumented kasi kapag umalis ka dito, lumipat ka sa ibang part ng Europe, ikaw po ay mag-aayos pa rin ng visa doon. So, hanggat wala yung visa na inaayos mo, ikaw po ay undocumented. Ibig sabihin ba nun, kapag halimbawa nandito ako sa Czech Republic, pwede akong pumunta sa ibang part ng Europe para magtrabaho? Ganito yan. Kung halimbawa nasa Czech Republic ka, kunwari ha, nasa Czech Republic ka, pumunta ka sa ibang part ng Europe, for example lang to ha, nagpunta ka ng Germany. So, wala kang papel doon. So, ano ka doon? TNT or undocumented. So, habang nandoon ka, syempre, iwas ka sa mga pulis kasi undocumented ka. So, pag nahuli ka, alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. It's possible na mapauwi ka ng Pilipinas. So, pagdating mo doon, syempre, may mga makikilala ka. Ano ka doon? Pwede ka makapag-part-time sa mga bahay, something like that. Tapos, habang nagtatagal ka doon, aayusin mo yung pag-ayos ng papers mo, ng visa mo, ganon. So, para magkaroon ka ng visa doon, para magkaroon ka ng working permit doon, para magkaroon ka ng allowed ka na makapag-work sa Germany. Ganon yung scenario ng sinasabi nila na undocumented. So, in short, pareho lang siya na wala siyang document sa TNT. Ang kaibahan lang, ang undocumented is nag-aasikaso sila ng papers nila. Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman na kapag nandito ka sa Europe, makakapunta ka ng Spain, ng Italy, or ng ibang part ng Europe. Pag nakapunta ka doon, syempre, sa una, undocumented ka. Diba? Yun yung undocumented. So, may visa ka ng Schengen visa, pero undocumented ka doon sa bansa na pinuntahan mo. That means, kung mag-work ka doon, is after 3 months, kunwari, nagtagal ka doon sa isang bansa na yon. For example, ako, nasa Czech Republic ako. Nagpunta ako ng Spain, kunwari. So, kung nakaabot ako ng 3 months doon sa Spain, automatic yon is undocumented na ako. Kasi, dito ako naka-working permit.
sa Czech Republic. Ngayon, kapag lumampas ako ng 3 months, parang lumalampas siya sa tourist visa. So, hindi nyo siya masyadong magigets ngayon, pero kung magigets nyo siya, basta ang halos nagkakapareho kasi ang Schengen visa at saka ang tourist visa. So, allowed ka na makapunta doon sa bansa na yon, pero hindi ka po allowed na mag-work. Ngayon, what if inabot ako doon ng 6 months sa Spain, tapos wala akong papel? So, undocumented po ako. Ibig sabihin, wala akong visa, hindi ako allowed mag-work doon. Yung iba nating kasamahan doon is nakakapag-part-time sila sa mga bahay, ganyan-ganyan, habang inaayos yung kanilang mga papers. Pero kapag nagkaroon na sila ng papers, hindi na siyempre sila undocumented. Sila ay documented na. Ibig sabihin, meron na silang working permit doon. Ibig sabihin, allowed na sila na makapagtrabaho doon. At allowed na rin sila na kung saan-saan makapunta. So, yan. Yan yung kaibahan, no, ng TNT at saka undocumented. Guys, huwag kayong malilito, no? Kasi may mga nagtatalo-talo dun sa atin kung ano daw ba yung TNT at saka yung undocumented. Eh, pareho lang daw naman na walang dokumento, which is true. Pareho talaga lang siyang walang dokumento. Pero kapag kasi sa ibang part, halimbawa nagpunta ka ng Taiwan, nagpunta ka ng Japan, or something sa Middle East, tapos nag-overstay ka, automatic TNT ang ginagamit nila na term at hindi undocumented. Dito lang siya na-produce yung undocumented at saka ang undocumented sa US at saka dito sa Europe. Pero hindi ko po sure kapag sa Canada, ha. Hindi ko sure. Basta alam ko, kapag US at saka Europe, ang ginagamit nilang term is undocumented hanggat hindi pa sila allowed mag-work sa bansa na yon. Which is, mababago siya kapag sila ay na pwede na mag-work. For example, kagaya sa ano, halimbawa, nagpunta ka na Spain, tapos pwede ka na, allowed ka na mag-work kasi na-approved na yung iyong pag-stay doon. So, documented ka na. Ibig sabihin, alam na ng ministry, alam na ng embassy, alam na ng polo na ikaw ay lehitimong nakatira sa bansa na yon. So, yan lamang. Sana nakatulong. Ano? Kung meron man kayong dagdag kaalaman, pwede po kayong mag-comment kasi tatanggapin natin yung comment nyo at para malaman din ng iba. So, wag nating i-mislead yung iba ng mga kasamahan natin, especially doon sa hindi ganun kasi pag mag-research. So, wag natin silang i-mislead now, guys. Thank you so much!